Bilunggo. Please subscribe and like and share. Hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So yan guys ha, nandito tayo ngayon sa ating Manila Biyat Club. Nandito tayo para magbigay ng update dito sa ating mga kabatuhan. Dito po, mula dito sa may Yacht Club hanggang doon sa may Remedios, no? So, update ko lang po kayo dito guys sa ating mga kabatuhan. At ito nga ang nakikita nyo, yung mga nakakulay blue na may mga dalang sako. Ay yan po yun yung ating mga TPS. So sila naman po ang nakatuka na maglilinis po dito mula Yacht Club hanggang doon po sa Remedios. So doon naman sa area sa Dolomite, ay yun naman po yung ating mga Stero Rangers at saka MMDA. So ngayong araw na ito guys, ano, dahil open din po ito tuwing umaga 6 hanggang 8 ng umaga ay nagbubukas po rito sa may Remedios. So pwede tayo mag-jogging dito. Yun nga lang guys, dyan sa may area na yan makikita nyo meron tao at sinasabihan ng gwardya yung nakakulay itim. Kasi bawal dyan guys, bawal tayo dyan na magtambay. Kung pwede lang, dito lang tayo sa taas ng seawall. So yun nga, umalis na yung lalaki. Dahil pinagbabawal po talaga ang magtambay dyan sa may buhangin. So bakit kaya? Hindi natin alam. So ngayon guys, dito na tayo. Update tayo dito kay Kuya. Talagang yung sumisiksik na mga basura dyan sa may mga bato ay talagang kinukuha nila. So grabe ang hirap niyan guys. Biruin mo. Madulas pa yung mga bato. Kaya talagang doble ingat lang po ang ating mga DPS. Siyempre lalo madulas na yung bato dahil sa lumot. Mamaya madulas tayo dyan, mabagok ang ulo natin. So shoutout na lang po sa ating mga DPS. Lagi mag-ingat. Talagang napapadapa na, no? So yun guys, sana po panatilihin nating malinis ang ating Manila Bay para talagang ang ano natin ay talagang mapangalagaan natin yung kalinisan ng ating Dolomite at lalo-lalo na yung ating buong area ng Manila Bay. Tulad ng ginagawa po ng ating mga DPS, may dala silang pangsungkit para maabot nila yung mga sumiksik na mga basura. Kasi syempre guys, kapag ka tayo po ay hindi po natin ito nalinis sa pagka-araw-araw po ay merong basura kahit pa kunti-kunti, kapag ka hindi ho nililinis yan, sigurado po pag nabuo po yan ay babalik po yan sa dati. So sa ngayon, isa lang masasabi ko dahil may reclamation na po, kaya hindi na ho gano'ng karami ang basura na dumadagsa pa dito sa ating Manila Bay. Halimbawa po, may basura po galing ng Cavite papunta rito sa atin, hindi na po, nahaharang na po doon sa may reclamation. At isa pa guys, ang ano natin, wala na rin water lily, kahit malakas yung hangin, kabagat, merong basura, pero konting-kunti na lang. Ano na lang po talaga, nung water lily naman ay wala na po. Ang asahan na lang po natin kapag manggagaling po sa Ilog Pasig. So sigurado ako pag galing sa Ilog Pasig ay mauna siguro doon sa Baybasico Beach. So doon muna dadagsa. Bihira na tayo mga ng water lily dito sa may Dolomite dahil hindi na makadaan dito sa may reclamation pa lang, nahaharang na. So ito pa na guys yung mga naglilinis na yan. Yan po yung ating DPS. So yan po, mula pa po nung nililinis pa lang ito ang Manila Bay, sila po talaga ang naglilinis na dito. So dahil sa sobrang dami talaga noon ng basura, dahil natanong din natin sila, hindi talaga kaya na linisin lahat dahil sila lang ang naglilinis. At saka guys, ang ano pa, kulang pa sila sa tao dati. So ilan lang daw sila dati. So buti ngayon, dahil malinis na yung Manila Bay, minintain sila at marami sila. Kaya mapabilis ang paglilinis po dito sa ating karagatan ng Manila Bay. Ayan, no? At siyempre guys, no, sa lahat na pupunta rito, kapag kayo po ay gusto nyong mamasyal sa Manila Bay, open naman po ito ang ano, kaso lang 6 hanggang 8 lang po dito po sa area ng Remedios.
So masarap kasi mag-jogging dito guys sa may area na to. Kaya nga lang, ingat lang tayo dito sa taas kasi mga bato yun sa ilalim eh. May tendency na mahulog tayo at baka mabagok pa yung ulo natin. So yun guys, sana yun lang. Sana supportan nyo po ang video na ito hanggang dulo for more updates po kayo. Hanggang dun sa ating Remedios para makita nyo po ang kalagayan ng Remedios natin.